Inamin kayong mga kapatid upang mapagahaya at ipagpag ng Diyos sa mga kapatid. Ang gabi naman ng Panginoon ang pagkakain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at kaanalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Samahan namin sa masalaman ka ni mga kapatid, Hoxon Family, Brother Boy, Sister Mamulagnan, Sister Alice Laguna, Taguro Family, Birthday of Eugenio Dino, 76 years old. Ang dito ba si Eugenio Dino? Yun. Happy birthday po. 76. Sa pagpasalamat sa biyaya ng lupay. Edward Dino, 30 years old. Nandito pa si Edward. Wala na. Pakibago na lang po kay Edward sa kanyang kaarawan. Katatlong kaarawan sa araw nito. Para sa amal, Lari and Nico Ardi Mayor, Rose Davis and Family, Robert and Rachel Mumbar, Susaya Family, Knights of Colombo, St. Martin Paul's Council, Mike and Lily Gabriola, Joey and Angel Gabriola, Valencia Family, para sa mga kaluluwa na Lourdes Lusada, Jose Lusada, Diga Lusada Otava, Alfredo Otava, Ignacio Cordiel, Benzio M. Kelvin, Pedro S. Miguel Sr., Pedro Miguel Jr., Amelina Mingilio, Minelio Mingilio, Sofia Minova, Jela Bayron, Mario Samulis. Ama namin, lumikat ang gabi ng aming mga patanamin na sumasalo sa aming pag-aaring upang ang pinanap ng pag-iwiwag kami makatawin sa kalulatian sa pamagitan ng sa Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Taas sa Diyos ang iyong puso at iwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Masalamat natin ang Panginoon ang ating Diyos. Marapat na siya ay masalamat. Ama namin yung mapapangyarihan din ng parapat na ikaw ay aming masalamatan sa mamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Sa dakilang pagtubos niya sa amin ang kasalanan kamakaya at masalim ay binalikan niyo ang kami panayalan pa ilang kong sekundin. Siyang nagdangal sa akin bigang bibihinirang para na nalimod sa iyong kamahalan. Mula sa kaliliman kami yung tinawag o bang makasabi sa itiwala bilang iyong angkal may tungkulin ang lahat ng dakilang pag-ibig sa lahat. Kaya kayo sa akin ang mga ngayon sisingawin ng patuloy sa iyo ng walang nangpay sa kalagatan. Kami nagpupunin sa iyong kadakilan. Thank you.
Ngayon din naman matapos sa nabunan ng mga kanyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniyamon niya ang kalis sa kanyang mga lagay at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito, pinuminin mo ang kalis ng aming tubo ng bago na magulang pinagkupan. Ang aming tubo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa amin. Mahalaga natin ang mga kapatid natin
Samantalang ating pinagbigay kanilang araw ang pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesus Cristo.
Pagsilipin ko ang lahat. Panalangin para ihinto ang human trafficking. O Diyos, kapag narinig ang amin na parehong mga bata pa at may edad na ay niloloko at nilanala, sa malalayang lugar upang sila ay makaranas ng pansamantalang sekswal, sa pilitang pagkapatrabaho at pagdaanan ng mga bahagi ng kanilang katawan. Ang aming puso ay nalulungkot, ang diwa ay sumisiklab. Sa galit dahil sa pagbabalang bahala sa kanilang karangalan at mga karapatan na ginagawa sa pamamagitan ng pananalo, mga kasinumalingan at dahas. Lubos namin kinatapoy ng masamang kaugilan ito na sa panahon ngayon ay matatawag ng mga aliti at nanalayan kami kay Santa Bakita para matukas ang mga ito. Bigyan mo kami ng karunungan at lakas ng loob upang maabot namin at makiusa kami sa mga kapatid namin ito na lubusan na sugatan sa kanilang katawan, puso at espiritu upang sa gayon, sama-sama namin gawin katotohanan ang iyong pangako na punuin ang aming mga kapatid na ito ng pagmamahal mo na mandudulot sa kabila ng aliw at kabutihan. Paayusin mo po ang mga mapagsamantala na walang dalang naman at na may pagbalik doon sila sa iyo mula sa kanilang nasamaan. Gayun din, tulungan mo kaming lahat na ang kilig ang kalayaan na handog mo sa iyong mga anak. Amen. Ama namin ang mapagmahal, ngayon kami iyong pinapakinabang sa katawan mong banal, inilulog namin sa dakila mong kabutihan sa banal na kami gawin mong kasalo sa iyong buhay sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawala man ka. Amen. Magsiyo po muna kayo sa mga Diyo. So, bala na po sa ating update po ng ating mga pag-views po ng ating monitor TV ay hanggang ngayon ay hindi maulumarating yung PESA. No? Yung pong ating CCTV, meron na po tayong CCTV. Yan po ay 8 channel, 8 cameras, high density. Yan po ay megapixel na camera, 1080 TV. So, bahagi yung nakusahan ay hindi na po para sa seguridad, kundi para po sa inaayos namin yung audio. Medyo lumakalupa po yung audio para kahit ang po sa mga kapatid natin na may sakit o yung mga kapatid natin na sa abroad, ay pwede nilang makita yung ating activity sa loob ng simbahan. Yung pong code, inandyan po sa labas. May makikita po kayo dyan sa bulletin board, isang madras at papel. Nakalagay nyo na yung St. Martin de Porres para CCTV. Tapos may makita kayong kwadrado. Yun po yung QR code. So kinakailangan yung mag-download na yung kung may mga smartphone o tablet, pinakailangan yung mag-download ng QR code reader. QR code reader. Da-download nyo sa Apple Store o sa Android o Google Play. And then, ay automatic po yun, mayroong pag na-scan mo yan, mayroong kalabas na link. Pindutin nyo lang yun, mag-i-install yan. Pagkatapos, i-scan nyo muli, pag na-install nyo na ako yung application. Yung application mo yung project ay KU para makita nyo mismo yung pinaka-direct line. So, may kita nyo po rin yung 8 channels.
So, nais namin nalagyan ng auto para kahit yung visa natin ay pwede mapanood doon sa mayroong internet. As long as yung internet natin ay gumagana at kung saan na kayong bahagi ay pwede nyo mapanood as long as mayroon kayong internet. So yan po yung aking CCTV. Yan po ay 8 channels. Yan po ay nagkakahalaga ng 32,000. Plus, bumili ko tayo na addition na monitor para po tumulis sa CCTV. And then yung mga materials pagpa sa bando nila na nagkakalaga po ng 4,000. So, 32,000 plus 4,000 equals 36,000. Yung pong ating pera ay 27,000. So, we have a deficit of 9,000. So, inilinaw natin para po hindi na po magtagal para maging bahagi ho. So maraming salamat po sa mga nais na tutulong pa. Napasalamat din po tayo kung sa nagbigay ng electric fan. At saka yung nagbigay po na para po sa ating bell. Kaya po ako'y nais po mag-proceed dito para po dito sa ating CCTV. Kasi po ay hindi lang po para po ma-access. Ma-access no mga may sakit, yung ating pagdiriwang ng visa. Maging accessible po sa mga may sakit, pero para po sa siguridad natin. Kasi hindi malaman kung saan naman kayo bell. Ako naman yung nagtataka. Ano kayang gagawin ko sa bell? So, ibebenta siguro. Sino ang bibili ng bell? So, pero yun po yung mga pag-inus na mga po'y makita po natin na may isang atuparan natin. And then, yung pong aking hapon, kayo po ay maglagay nga po tayo niya ng 8 pagpapala. 8 beatitudes. Katulad yung unang 10 commandments, semento. Susulatan na lang po yung 8 beatitudes. So muli po, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating mga programa at mga proyekto. Magsitayo po. Sumayin niyo ang Panginoon at sumayin niyo. Yung mga kayo tingin ng pagpapala ng Diyos. Ama namin magpagpala ang mga naiusap na mga pamalagi kapal sa iyo ay manatili na walang at nagpapalaganap ito sa kapwa-tao sa lindig. Sa pamagitan ni Jesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpapalaganap.